Diba, may mga meron akong mga kapwa influencer diyan o mga feeling tao dito sa social media. Nagalit sila sa mga poverty porn ko no. Etong ginagawa nila ba dong Abunda? Eh putang ina, mas matindi pa doon sa ayaw na ayaw yung ginagawang poverty porn. Bakit? Ginagamit niya yung mga issue ng maliliit na nag-post ko no, na halos wala naman siyang ibinigay, pero palalaki niya yung issue. Gagamitin mo yung storya ng mahirap ko no. Ngayon inulit na naman niya, par, ginamit na naman niya yung mga vendor na may hirap doon sa Quiapo para tirahin yung batang Quiapo ng buong production, no? So, mas masahol ka pa sa poverty porn park. Kasi ikaw, wala kang binibigay, no? Yo, good day, kapikip tayo. Eh, talagang hindi mapigilan na natin mga ilang solid fans sa tayo. Maglabas daw ng ilang totoong salita. Kaya daanin daw natin sa kasiyahan, sa katuwaan, or seryosong usapan about dito nga kay Rendong Abunda 2.0, no? Eh, gumawa nga ako kahapon ng parang analogy, no? Ang bas biker ka, dapat malinis at presentable ka. Kaya minsan, hindi maiwasan binibase sa pagkatao nyo kung ano ibibigay sa inyo respeto kasi nga, ang tatanga nyo. Baka naman kailangan mo manalamin din, no? Tingnan mo rin yung salamin mo. O tingnan mo rin yung sarili sa salamin mo kung nakikita mo pa yung sarili mo. Kaya pag hindi mo nakikita yung sarili mo, eh putang na, may problema ka na ata ba? Ako po, sasabihin mo na kailangan ko manalamin. Kaya ako nga kayo minumotivate para magiging kagaya niyo ako. Sabi ko nga, kung gusto mo niyo maman, huwag mo isipin ng mga sasabihin ng ibang tao. Sir, so pinalabas ko doon sa video na yun na puna ka ng puna sa kapwa mo, pero ikaw mismo, eh, napakadumi na mukha mo. No? Si Rendon, sa lahat ng mga vloggers din at saka mga reaction, misa kasi kailangan namin ng tanga, no? Basta may isang tanga talaga, pupugaran na content yan. Kikita siya, kikita rin kami, no? Pero yung pagiging tanga niya kasi, talagang kontra sa pagiging tanga niya. Bakit ko sinasabing contrast, di ba? Motivational speaker daw siya, claim na claim niya. Ulitin ko na naman to, par, no? Talagang ano eh, yung mga, marami tayong mga fans na gustong kunin yung side natin eh. Motivational speaker siya, galing doon sa wala, na umasenso. Pero, yung attitude niya sa mga level na sinasabi niyang successful, eh, nasa kinder level pa rin siya. Oh, bibigyan ko na example ha. Yung mga dati ha, yung mga dating ha, kandikit niya sa negosyo, asan na ngayon? Ha? Mas matataas pa sa kanya triple. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. At lalong lumalala sa social media dahil pinasok na kanya yung buhay na may buhay ang putang ina. No? Magaling kang kupal ka. So kung sasabihin mo success ka, sa mukha ng mga great dream followers mo pababa, eh tangang-tanga lala talaga maniniwala. Ang tunay na success sa tao, galing sa mahirap, hindi ganyang kagago. No? Akala mo nga nung nagkaroon ka na ng pamilya sa awat anak, eh talaga ano, magiging matino ka na, biruin mo milyong followers ka. Ang dami mo magagandang gadget. Pwede kang mag-produce ng mga indie film. Pwede kang gumawa ng mga short film, ng mga action kung gugustuhin mo. Kasi kompleto ka, no? May budget ka rin. At galing ka rin sa industriya ng pag-extra. Tapos ngayon, titirahin mo yung batang Quiapo. Ay po! Saan ka ba galing, di ba? Nakaranas ka rin ng mga umi-extra tayo dati sa mga public na alam mo kinukuha na ng permit at nakakatulong sa mga tao kay cameraman, staff, taga-punas ng mga o taga-makeup ng mga artista yung production na sinasalihan mo dati, no? Tapos ngayon sasabihin mo, tanga si Coco Martin, no? Gago ka ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, par, nilalamo ko ng katangaan mo mismo. Yung sinasabi mo success ka, grade 3 pa ba ang followers mo lang ang maniniwala sa'yo? Kasi nga, uulitin ko yung mga dating ka-business mo, ha? Yung dating partner mo, ang tataas na nalang ngayon. At hindi ni Misa ginamit ng social media para maging kupal para kumita, no? Kung talagang success ka, dapat tahimik ka na rin. May milyong followers ka na eh. Baka nakakalimutan mo na dati ka nag-deactivate dahil sinabihan mo ng bobo yung mga taong may hirap na umasa sa ayuda. Eh baka maulit ngayon yung par, putang ina. Tapos diba, meron akong mga kapwa influencer dyan o mga feeling tao dito sa social media. Nagalit sila sa mga poverty porn ko, no? Etong ginagawa nila ba dong Abunda? Eh putang ina, mas matindi pa dun sa ayaw na ayaw yung ginagawang poverty porn. Bakit? Ginagamit niya yung mga issue ng maliliit na nag-post ko, no? Na halos wala naman siyang ibinigay, pero palalaki niyang issue. Okay? Tulad ngayon, ginamit na naman niya yung sabi niya na hindi na raw kumikita yung mga nagtitinda ron na vendor. Asa na ang breakdown mo? Utangin na para masabi mo na hindi kumikita yung mga vendor dyan, no? Ilabas mo nga. Ngayon, sinausapan mo kasi nakakuha ka ng ilan o maliit na papalaki. Alam mo nga, marami kang pwedeng tirayan doon para may maging content ka araw-araw. No? Mas masahol ka pa sa poverty porn na sinasabi nung ibang tanod dyan, nakapamutanod na bugok din, no? No?
biro mo, gagamitin mo yung storya ng mahirap kuno. Example, ibabalik ko to yung kay Boss D. Yun na, just say hi. So, ginamit niya yun, kunwari, para bigyan daw nung kawali, no? Kawali ba binibigay niya na pangsisik? Eh, ginamit niya yung sitwasyon para magmukhang kaawa-awa ka naman yung tao at masisi yung malaking tao, no? Yung si Boss D. No? Ngayon, inulit na naman niya, par, ginamit na naman niya yung mga vendor na mahihirap doon sa Quiapo para tirahin yung batang Quiapo ng buong production, no? So, mas masahol ka pa sa poverty porn park. Kasi ikaw, wala kang binibigay, no? Ang putang ina, itong mga ibang barangay, tanod ko dito sa social media na sinasabihan ng poverty porn yung nagbibigay na may camera at binibilang pa yung pera, mas masahol ka pa kasi wala kang binibigay, no? Kung tumutulong ka mga off-cam, okay yun. Diba? Pero para sa akin, isa ka rin sa literal na poverty porn. Diba? Ang daming milyong followers, no? Ang daming milyong followers dyan ng mga social media influencer na hindi kailangan gumamit ng ibang tao or may hirap na gawing pagsamantalahan yung issue para kumita ka lang, no? Tapos ngayon, kaya tinira mo yung batang Quiapo kasi ang daming star doon. Ang daming big vloggers. Diba? So, nagagawa mo yung aim mo, pero sinasabi mong level mo nga, uulitin ko na success ka, hindi ka pa success para kasi hindi ka pa rin nakakaalis sa toxicity, ulul. Eto, gusto ng iba kong fans eh. Yung medyo intense eh, ha? Ngayon, ang sakit niyan. Kung maulit-ulit na mag-deactivate ka, or baka makakita tayo ng isang nagsusorry, random labadong, ang putang ina, dahil sa pinagagawa mo, dahil wala ka na sa posisyon. Okay? Yung mga motivation mo, minsan okay eh. Pero parang pagpansayo talaga. Meron ka kasing hinanakit dun sa pamilya mo na hindi mo pa rin mag-get over hanggang ngayon. Kaya nagmamalinis ka. Ako bulok din ang buhay ko eh. Pero hindi ako sa nagmamalinis. Wala kang karapatan, ikaw na nga nagsabi, walang karapatan ng bawat tao na i-down ka. Walang right yung ibang tao para i-down ka. Walang right yung ibang tao para i-down ka. Walang right yung ibang tao para i-down ka. Sa'yo galing yan. No? Pero ikaw, gusto mo ikaw yung manda-down. Ikaw yung maninilit para ikaw yung may views. Kung talagang success ka, sa dami ng pera mo, dapat nagninegosyo ka na lang. At bago mo rin dapat tirahin yung anak ni Tony Fowler na naglabas ng MPL, dapat isipin mo rin may anak ka, no? Na pag lumaki yung anak mo, pinagagawa mo sa social media, katanga-tanga rin, no? Okay na ba yun? Malakas na ba yun para sa inyo? Tanggalin mo yung galit mo sa sinasabi mong iyong pamilya na hanggang ngayon, kitang-kita sa'yo na hindi ka makaget over sa problemang tinamu mo. Kung nagsasucces ka, nakikita ka ng mga pamilya mong hindi sumuporta sa'yo, sa kanila mo irekta. Huwag sa madlang people, no? Grade 3 pa babang followers mo lang ang sasang-ayon sa'yo. Wow. Okay.